Ano? Try natin dito mga ka-rider. So guys, dito tayo na, try natin, check. Medyo i-arangkada natin kung wala nang sabit tong curb natin, wala nang pugak. So tingnan natin, medyo matraffic lang ng konti dito sa dinadaanan ko. Abutan tayo ng stoplight. Ano? Try natin dito mga ka-rider. So rider, mga ka-rider, ito nyo naman, walang sabit yung ating curb. Bilis na ng takbo ko. Drive safely mga ka-rider. Goods na itong adjustment natin. Pansin nyo naman sa takbo, walang hagok. Ganda na yung adjustment natin sa needle. Wala nang pugak. So ayan mga ka-rider, observe nyo lang ha. Tumatakbo ko ng 70. Hindi tayo makapatakbo ng medyo dire-diretso. Dami sasakyan. So ngayon mga ka-rider, mag-adjust tayo ng ating needle, no? Pero bago ko pa to i-adjust, pinaandar ko muna yung motor natin mga ka-rider para maging stable yung kanyang RPM. So ngayon ang gagawin natin,
Tanggalin muna natin yung screw. So ito na mga ka-rider, natanggal na natin. So ito na ang piston slide natin. Ito kasi mga ka-rider, ang adjustment ko dito sa needle, isinagad ko siya no, sa baba, sa dulo ng ating needle. Doon ko nilagay yung pinaka clamp niya, yung C-clamp. So kung mag-a-adjust kayo na ito mga ka-rider, ito yan, no, nakasagad siya. Ang nangyari dito, kaya ako siya i-adjust dahil kapag nagmi-minor ako, medyo humahagok siya, no? So kailangan ko siyang i-adjust. So tinest ko muna to, sinagad ko siya. So mag-a-adjust ako ng isang gatla niya, yung kanyang dito sa C-clamp. So ito na mga ka-rider, na-adjust na natin ng isa, no? Sinagad ko kasi ito sa tatlo, hindi pa rin makuha yung minor. Umahagok siya kapag umaandar tayo, tapos magka-clutch tayo, change gear tayo. Medyo umahagok, no? Medyo lunod ng konti. Kaya ito mga ka-rider, nakabit na natin. So i-start natin para makita nyo rin ang difference nila. Kasi nung unang kabit ko, doon sinagad ko, medyo pag umaandar ako sa arangkada, maganda siya. Pero pagdating ko sa minor, medyo mahagok siya, no? Kapag nagmi-minor tayo. So, in-adjust ko. So, ito na mga ka-rider, moment of truth, testing tayo. So yan mga ka-rider, nag-start na. Kung mapapansin nyo, medyo may kalansing siya, no? Ito ay hindi dahil dun sa makina mga ka-rider, kundi dito sa ating carb, dahil dun sa ating piston na, no? Yung slide na flat, yun yung kumakalansing kasi nagbabibrate siya dun sa loob, kaya medyo maingay siya pakinggan. Pero pagdating naman sa engine, smooth yung kanyang tunog dahil na in-open natin, kaya medyo maririnig niyo yung kalansing, no, ng ating slide, ng flat slide natin. So goods na to mga ka-rider. So papasok na tayo. Trabaho. So mga ka-rider, habang bumabiyahe ako, ina-adjust ko yung ating fuel, no, yung air and fuel adjustment natin dito sa mixture, air and fuel mixture ng ating motor. Kasi feeling ko medyo kulang siya sa gas tsaka sa hangin, kaya ina-adjust ko siya habang umaandar ako. Kasi dun palang nakikita yung performance ng curve natin, yung hatak niya. So ina-adjust ko siya para just in case na kulangin man sa fuel yung kanyang pag-arangkada, madali natin maayos. So ride ulit tayo mga ka-rider.
So na-adjust ko na yung ating needle jet. Ang needle jet natin at ang ating mix and air and mix fuel. Adjust na rin natin. Sunod naman ay i-adjust ko yung ating minor kasi medyo mataas. So ito guys, adjust natin ang ating RPM, ang ating kailangan natin i-adjust to, yung ating mixture, sorry, yung ating throttle, yung minor ng ating RPM. Kailangan kasi nasa 1200, so mapalo siya ng 15. So medyo bababaan ko mga ka-rider para hindi naman laging naka-arangkada yung tunog ng ating motor na medyo mataas. Kailangan ko lang babaan yung ating RPM sa 1200. Okay. So, tingnan natin sa ating gauge kung bumaba na ba siya. O kailangan pa natin bawasan, no? Yan. So, ito medyo masikip lang. Kailangan natin i-adjust. So, check natin yung ating gauge kung nasa 1200 na siya. So, hindi pa, no? Medyo mataas pa. Babaan natin konti. So, sa palagi ko, medyo mataas lang ng konti, mga 1.3. So, check ko na kung goods na siya or mag-adjust pa tayong konti. So, adjust ko na para sigurado tayo sa 1,200. So, 1,200 mga ka-rider. Stable ang ating gauge, yung ating RPM. So, biyahe na tayo papunta trabaho. So, ganun lang ang gagawin natin mga ka-rider, no? Step by step tayo. Kapag nag-adjust tayo ng curve natin, kung magpapalit man kayo ng curve na plus slide or 28mm, depende sa inyo. So, priority nyo yung check ng ating needle. Ang una yan. Same thing yung ating RPM, ang ating air and fuel mixture. No, kasi magkakatalo yung gandang tono ng ating curve, no? So, sana mga ka-rider, I hope na may nagustuhan kayo dito sa ating video. Kung hindi nyo pa po napanood ang aking unang video, pwede nyo pong panoorin. Ililink ko dito sa aking video. At kung nagustuhan nyo, ay pwede kayo mag-like and subscribe. Share nyo po kapag nagustuhan nyo yung video. At isang suporta lang sa ating mga ka-rider, kagaya natin nagsisimula. So, ingat and drive safe mga ka-rider. Thanks for watching. Please subscribe, share, at like our channel, Suzuki Raider.